last 2005, kami po ang jamming-jamming sa bahay na may isang gitara, tapos yung nag-umpisa. Kapatid namin na si RJ, isang membro ng isang banda na hindi sa Outsider. Siya yung nauna sa pag-gitara. Tinuruan na lang po kami. Hanggang sa tabo. Tapos nung afterwards, 2008, may isang neighbor po na sa amin, nagbigay na. Nagpahiram ng mga instruments, yung talagang totoo instruments. Hindi lang yung kasi nung dati mga kumbulata lang, bawagaw lang na mga instruments. Kaya nung 2008, isang neighbor namin na sila ang usang nagpahiram ng mga instruments na yung totoo talaga. Tapos doon yung nag-umpisa yung parang hindi naman na seryoso. Noong 2008 to hanggang sa napunta kami sa mga iba't-ibang tao na nakilala namin na magdaling din sa musika. Nandoon kami sa pagtugtog ng Beatles. Yun ako nag-umpisa. Balik po nung mother namin, nag-introduce po siya ng CD sa Beatles. Kaya doon namin natutunan first ang Beatles, kaya yun. Medyo matanda na kami. Bali po, after sa Yolanda namin po, sa last 23 November 8 sa Yolanda, bali during the typhoon nag-evacuate po kami, the day before ng typhoon nag-evacuate po kami sa isang school. Tapos, yun na po, naranasan namin yung parang magkasang mga tubig na galing sa dagat na parang nakakilabot na sabihin natin na parang nasa isang movie. Baga. Tapos yun po, doon kami sa isang room, dasalan ng dasal, hanggang sa mga 5 hours yata, 3 hours. Muba na yung bago. Yun na po, paglabas namin ng city, talagang wasang-wasang. At after 5 days po, pumunta kami dito sa Manila kasi tinawag kami, may mga kapatid kasi kami dito. Bali, pinapunta kami dito. Tapos, at sa mga 1 week after, dito na kami sa Manila, may nakilala kaming tao na dati namin kilala sa Tacloban na bigyan kami ng calling card. Sabi niya na pag pumunta kami ng Manila, tawagan daw siya. Hingin siya ng tulong. Yun nga, after ng pagpunta namin dito, tinawagan namin siya after a week. Tapos doon na nag-umpisa sa mga nag-introduce sa amin dito sa Manila. Hanggang siya napunta sa EDS. At sa naglala namin si Sir Tony na nagsulat sa EDS-CBN sa Christmas special. Yung kinanta niyong puli, sarili niyong composition. Bali po, bigay po ng si Mr. Benny sa turno po. Kasi nagko-compose kayo ng sarili niyong music? Sabihin namin nung una po, pero hindi namin napatuloy. Kasi nakapokus kami sa Beatles. Ay, tanong sa inyo ang number one, isa sa mga number one na controversial entertainment editor, si Aiza, right, ng Manila Standard. Sige, hindi ko sinabing patakay ka. Alam mo, nakarating na ako sa Tacloban, pabulag yun lang. At yung tiniran ko hotel, wala na. Saan po hotel? Yung Oriental. Oriental? Kaya nga, I have strong feeling for Tacloban. Thank you. And for you. Because you sing very well. Including the songs that I grew up in like, 17, Beatles. I saw her standing there, and okay. All my love. Ito, you know, we grew up on the Beatles. Napansin ko po mo rin. Napansin mo? God, grabe ka. Anyway. Dahil sa karanasan nyo sa Yolanda, lalo bang naging masighi ang pagnanasa nyo na maging successful sa ginagawa nyo
pagiging musikero at pagiging banda ng Calvin Radio Brothers. Na motivate kayo lalo na maging successful? Parang combination siya ng vlog at video. Pwede po. Sige. Tapos ano ang long-term plan nyo kung naging successful na kayo bilang kayo ang face ng survivors ng Yolanda sa Manila, sa mga taga-Manila. Kayo ang tinitingnan nyo na kayo ang mga mukha ng survivors ng Yolanda, Typhoon Yolanda. Anong long-term plan nyo sa inyong bayan na iniwanan nyo na para kayo ay... Pali po. Kasi ngayon, represent na kami sa mga benefit concert as tulong na rin sa mga... Although hindi pa kami, wala pa kami capacity na makatulong tayo as sa whole town global. Yun lang po, nagre-represent na kami sa mga benefit concert at sa yung mga relatives na ng kaibigan na tinatulungan sa tatlo. Mabalik tayo sa music. Paano kayo naging interesado sa Beatles? At sa inyong mga lumang-lumang kantang yun, na hindi pa yata kayo pinanganak yun, pinupugtog na yun. O naman. Kasi yung Beatles, parang hindi mo siya ma-classify na parang ito mas, although luma siyang pakinggan, pero parang enjoyable siya, parang catchy yung songs na makaka-relate kahit pangabatang new generation. Kasi kami, yung napakinggan ng Beatles, parang ano, parang bago ng songs. Pero hindi namin alam kung ano yung Beatles. Kailan yung naunang narinig ang Beatles? 2009 po. Ilan taong kayo doon? May mga teenager pa kayo? 15 yata ako, actually. Okay. I didn't know that Beatles will appeal to younger generation. Kasi kami yung generation ng Beatles eh. Yes. I didn't know that it appeals to generation, that appeals to generation, your generation today. Thank you. Iyan po si Tito Aizred, ang editor ng Manila Standard Today, na sumasayaw kanina habang tinututog niyo yung katanong videos. May follow-up question si Manay Eta. Kwentuhan niyo kami, maski maikli lang, yung tungkol sa naging experience niyo sa London, especially when you were able to visit the kung saan ang galing ng mga Beatles and where they used to perform. Bali po, first time namin sa London last August, last year lang po. Bali, siyempre po na napaka, although nakarating na kami sa New York or USA, mas masarap pa rin makapunta sa London kasi doon na dinirahan ng mga idol namin. Tapos doon pa sa tinutugtugan nila dati, hindi pa sila sika sa cover club, nakatugtog kami doon. Parang proud na rin po. Bilang isang band, sa Filipino band, first Filipino band to perform at Cavern Club. Tinadala ng buwan Pilipinas. Di lang para sa. Thank you, Manay. Apo, ang isa pa sa napasayaw kanina, walang iba kundi ang editor ng Tempo, si Tito Nestor Cortero. Hi. Yung pagkanta nyo ng Beatles, kayo ba ay na-build up bilang simbolo ng Beatles o yun ang specialization ninyo? Ganun ba ang inyong build-up? Kasi yung Beatles, di ba apat sila tapos apat din kami, parang mas madali siyang tugtugin pa kami yung tumutugtog kasi tapos na-build kami sa mga influence din sa mga tao na tumulong sa amin. Kasi nung una yung first time pala namin tugtog ni Beatles, parang ni Beatles. Parang ano na, karaoke. So may kalala kaming tao na alam niya yung tugtog ng Beatles. Kasi mga seniors na nagturo siya sa amin kung paano kantahin, kung paano ang hagod ng Beatles, paano yung harmonies, paano gawin yung Beatles. At kami parang naging more enthusiastic sa music ng Beatles. Ilang songs ng Beatles ang nasa lineup? Siguro po mga 50 songs. Songs. So, sa mga shows nyo, yun ang karamihan sa kinakanta ninyo? Mga
Kasi pag variety kasi kami sa 1960s. Pero mas maraming Beatles, sabihin natin mga 20 plus or 30. Meron ba kayong regular na lugar na kinakantahan? Nung dati po sa sa Mandaluyong sa Shaw Boulevard, famous kasi ng launch. March 1 pa naman kami. Yung album nyo na bago, itong album na ito, medyo mahal ito ay produce kasi yung rights ng mga kanta ito, Manila, Awitin Mo, Isasayaw Ko, Teacher's Enemy No. 1, Pinoy Ako, mahal ang rights ng mga kanta na ito. How did you go about, well, maybe your manager, Mr. Pangis, can explain this to us, how you were able to get the rights of this, of these expensive rights? Well, very supportive of Star Music. When we signed up, when we signed with Star Music, isip namin kung ano magandang made na album nila. And I suggested to Star Music, sabi ko, saan natin sa Beatles, saan nag-agree kami. But we realized, sabi na Star Music, kung Beatles ang tututugin, masyadong mahal yung rights, hindi namin kaya. So yung alternatiba namin is to perform yung mga iconic songs of established bands like The Hot Dog, UVST, Orange and Lemons, and to provide their own interpretation. So nag-agree sa Star Music na they will perform yung mga iconic songs of the 70s. Minsan, nung nag-meeting kami ni Benny Sampuno on another project, fundraising concert ng isang palis sa Mandaluyong, tinanong niya kung gumagawa na kami ng record. Sabi ko, gumagawa na kami. Sabi niya, meron bang original? Sabi ko, magkakaroon ng original pagka magbibigay ka ng original music sa amin. So sabi ni Benny, sige, bibigyan ko sila. After about a week, tumawag sa akin si Benny. Sabi ni Benny, pagkakaroon mo itong papadala ko sa iyo. Nung marinig ko, I was very, very excited. So nag-meeting kami ng banda, pinanay ko sa banda, and they were also very, very excited. So sabi ni Benny sa akin, pumayag na yung Star Music actually dyan sa Ako'y Tinamaan. So sabi ko, let's go with it. So yun yung pasalamat nga kay Mickey Benny kasi alam nyo naman si Benny, no? He's very, very respected as an award-winning composer. And for him to offer his talent to this young band is an honor, no? And then we found out later pala na si Benny, I found out, na nanonood pala siya nung yung concert nung ABS, CBN, yung Christmas special. Sabi niya, lumarin niya yung Rio Brothers. Yung pala first take at Beatlemania kasi si Benny. Nung bata siya, gusto niya magkaroon ng Beatle band. Pero for one reason or other, hindi natuloy. So lumarin niya yung Rio Brothers dun sa Christmas special ng ABS. Sabi niya, this is my band. This is my Beatle band. So nung magkaroon ng opportunity, you know, for nga niya yung dalawang original. And ito nga yung dalawang original nasa album niya. Pasalamat nga kami kay Benny at sa Star Music. So yung background ng yung selection ng mga songs nasa album. Thank you, Sir Tom. And to enlighten us more about the rights and royalties, let's call Jason Sarmiento of Star Records, Star Music. Actually po yung VSN Company tsaka Hot Dogs and yung Orange and Lemons, Juan de la Cruz, under na po siya ng Star Songs, Star Records, yung publishing, yung rights, nabili na po siya. Then soon po ang iba pa pong mga classic songs ng OPM po natin. Thank you. Mga kapamilya, kasama rin po natin ang isa sa kapatid ng Rio Brothers. We have Kuya Reynaldo. Siya po ang panganay sa shop na pagkakapatid. Okay? Bali, walo silang lalaki at isa lamang ang babae sa magkakapatid. Ilan ilang lalaki? We have a question from the editor of Manila Bulletin, si Jojo Panaliga. Yung question ko kay Mr. Bangis. Hindi ba kayo nagdalawang isip gamitin yung name na Rio Brothers dahil na merong RDO Speedwagon at saka yung image na Beatles dahil locally meron din isang banda na ganyan, The Blue Hills. Yung napagalan. Hindi, actually, prior to my involvement with the Rio Brothers, I had no experience managing a band. I was very deeply touched nung story din sa Santa Clara. No, dahil ang gusto ko rin naman sa kanila noon, tumulong. No, at
Kasi nung itinawag sa akin ng kaibigan ko, si Mr. Eventes, sabi niya may bandang taklo, taga-taklo ba, kawawa naman sila. They need there, alam sa they need to earn a living. Walang-wala na sila dito sa amin. Ilaw lang ilala, sabi niya. Kasi sabi ko, I listen to them, no? Eh tama-tama, merong hobby, I play with the band also. So sabi ko, may practice kami, so pakinyan ko sila. Nung marinig namin, lahat kami, nasa studio, pumalakpa kasi I asked them to play three songs on Beatles. Perfect. No? So, I told my friend, sabi ko, Ray, ang idea niya kasi is to mount a big concert na magbibenta kami ng ticket, get a venue. Sabi ko, huwag na Ray, sabi ko, isa lang lang agad natin sila. I know this place, Supremos, na bibigyan sila ng break. So, but what really got them, what touched my heart really was the fact that here's a very unique group na magkakapatid. Saan ka pa makakita naman ang magkakapatid na lahat tumutukto? No? Playing the same music at perfect na impeccable yung musical artistry nila at saka yung blending kasi halos pare-parehong boses nila. So ang ganda, no? But what really touched me was the fact that they wanted to earn a living here in Manila and be competitive the hard way. No, hindi katulad ng iba na naghihintay ng swerte. Sila, ginawa nila ng paraan yung buhay nila sa Maynila. They really sought out what can be, you know, what can be done with their talent. No? And that's why I expected them even more. Kasi si Bert, diba sabi nga, no? God helps them who help themselves. So, kahit ang blessings nila talaga is because they have faith in their talent. No? Actually, nangyari sa Tacloba, sa kanila, masakit mang accepted, no? It's actually a blessing to this group. Kasi otherwise, baka sa Tacloba,